nais ko po muna tayong panandaliang manalangin para sa atin, sa presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, at ako'y iyong ginagamit. Ako po ay iyong ginagamit, Panginoon, at nagpapasalamat ako at ako'y iyong pinili, Panginoon, para sa mga salita mo, Ama, na ikaw ang nagbibigay ng kaalaman at hindi po ako. Nawa ang makita, Panginoon, ang bawat buka ng aking bibig ang mamutawi ay ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang makita sa kilos ko, sa pananalita ko, at sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na binigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabuting lingkod mo. At nawa, ako'y patuloy mong pakalim na isim at pakainan. Hinihingi ko sa iyo, Panginoon, ang presensya mo na patuloy mo po nawa sa aking ipagkaloob na ikaw ang makita, Panginoon, sa lahat ng aking gagawin. At maisabuhay din po nawa lahat ng aking sasabihin ng aking mga kasama, Panginoon. Na ang lahat ng makakapakinig ay maunawaan nila kung anong klaseng Diyos ka, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad, wala kang kapantayan. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ay ako'y iyong hawakan, Panginoon. Ako'y iyong protektahan sa lahat ng mga gagawin ko, Panginoon. Salamat sa umagang ito na patuloy mo akong iniingatan. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At isa ako sa mga taong pinili mo upang magsalita rito. Salamat, Panginoon, sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes. Ngayong umaga po, napakasarap po talagang magsalita sa inyong lahat at makinig. Sarap po talaga na sa totoo lang nabigla rin po kahapon eh. Kasi nasabi sa akin ni Pastor ay ano na po, hapon na, Pastora, di ba hapon na po? Gabi na nga po eh. Habang nagluluto ako, hindi ko maintindihan kung ano po yung ibibigay ko. Anong ibibigay sa akin ng Panginoon? Anong ibibigay sa akin ng Panginoon na kaya kong ipaliwanag ng maayos? Ako po, habang nananalakin ako sa Kanya, habang nagbabasa ako ng Bible, hindi po ako ng Panginoon dito sa salitang ito. Buksan po natin ang aklat ng ating Panginoon sa mga awit 37, 1-6 po. Sabi po dito sa awit 37:6, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayamin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Dito po sa mga salita na ito ng Panginoon, marami pong bagay na hindi natin maipaliwanag. Ngayong umaga po, nais ko lang pong magbigay ng apat na dahilan kung bakit kailangan natin ang Panginoon at bakit kailangan na ang kaligayahan natin ay mahanap natin sa Panginoon. Sabi po dito sa awit 37:4, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa totoo lang po, nung ako'y bata pa, marami pong nangyari na dumanas din po ako ng maraming bagay ang hindi ako nakuha. Siguro kasi dahil sa kahirapan ng buhay.
Pero kung iisipin mo, sabi po dito sa verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, likunin ang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Noong mga panahon po na yun, merong isang tao na kababata ko po siya. Sa totoo lang, dumanas po ako ng inggit. Kasi bilang bata, marami akong bagay na nakikita sa kanya na wala sa amin. Kami ng mga bata kami, minsan, dalawang beses lang kami kumain sa umaga, lugaw. Ay sa buong maghapon, lugaw pa. Tapos naranasan din po namin kumain ng umagang tanghali hanggang hapunan na yun. Magpatutulog na kami, ilang na lang ng tubig. Kasi sa sobrang dami namin magkakapatid, siyam po kami. Sa sobrang dami po namin magkakapatid, maliliit pa yung kapatid ko. Nakita ko po na bumibili lang si mama ng tigpipisong gatas para ipadede dun sa bata. Dinanas po namin yun. At itong kaibigan ko na to, naiingit talaga ako sa kanya kasi siya pinadadalhan siya ng ate niya ng bagong cellphone. Dati malalaki pa yung cellphone yung mga Motorola. Bagong cellphone, ang baon niya sa isang araw, 100. Samantalang kami, wala kaming baon. Dumanas po kami ng ganong inggit. Dumanas po ako ng ganong sitwasyon na halos, sabi ko, buti pa siya, walang nagbabawal sa kanya kasi wala siyang tatay. Sabi ko pang ganon, na hindi ko naiisip, na hindi ganon kalawak, hindi pa ganon kalawak ang kaisipan ko, na mas maswerte ako kasi may tatay ako. Nung time kasi na yun, yung tatay ko na singero eh. Yung tatay ko pala inom, pala barkada. Tapos kami, halos napapabayaan na rin kami ng nanay namin. Kasi naglalabada po siya, then sunod-sunod kami magkakapatid. Sobrang dami namin. Ilang taon po ako noon, 9 years old po yata ako, ote, na nag-iisip akong lumaya sa bahay namin. Kasi nga, lagi na lang hirap, lagi na lang ano, sabi ko pong gano'n. Then nag-aambisyon ako ng mga bagay na gusto ko hanggang sa dumarating ako sa point na yung kaibigan ko na yun, kapag binibigyan niya ako, binibigyan niya po ako eh. Pero hindi ko na-appreciate yung mga simpleng bigay niya. Kasi nga po, dumadanas ako ng inggit. Dumaranas ako ng ano, yun po siguro yung sinasabi dito sa Bible na ikay malalanta. Kaya sabi ko sa sarili ko habang binabasa ko ito kagabi, ito pala yung nararanasan ko noon na nung time na naiinggit ako sa kanya, na wala naman po siyang ginagawa, di ba baon niya 100, papasok kami sa school, mag-classmate kami. Bibili siya ng 2 Japanese cake, 2 popcorn, popcorn pa po dati. Tapos, ibibigay niya po sa akin yung isa. Nagpapasalamat po ako sa kanya, pero parang hindi po kalsalog ko yung pagpapasalamat ko kasi meron niya po inggit na dala. Alam niyo po yung gano'ng parang dala. Hindi ko po na-appreciate yung bigay sa akin na yon. Then, tuwing mag-e-exam po kami, yung Xerox po na pang-exam, palagi pong 2 binibili niya, ibibigay niya po sa akin ng isa. Nung ako'y nagkakaisip na, ang pangarap ko makatapos ng pag-aaral, kaso dahil sa makapusan namin, mas pinili ko na lang magtrabaho. Then siya, nagpatuloy siya sa pag-aaral niya, nakagraduate siya ng high school, nakagraduate siya ng college, hanggang sa nakarating siya ng ibang bansa. Tapos ako ganito pa rin. Sabi ko sa Panginoon, ano kaya yung klaseng buhay ang meron ako? Bakit palagi na lang parang ang lungkot ng nangyayari? Yun pala kasi wala pa ako sa liwanag ng Panginoon. Wala pa ako sa landas niya. Umuwi siya dito sa abroad. Ay, galing siya abroad, umuwi siya dito. Lagi niya akong isinasama, nagsubig kami, nagpunta kami kung saan-saan. Ginagala niya po ako. Kasi ang sabi niya po sa sarili niya daw noon, ako daw po yung tutulungan niya pagdating ng araw. Kaya tuwing nagkakaroon ako ng problema, talagang andain ko po sa kanya. Then na-realize ko lang na sobrang halaga niya sa akin nung time na nagkaisip na ako, nagkaroon na ako ng pamilya. Sabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng ibig dito sa taong ko. Magtutuusin, napakalaki niya palang biyaya sa akin. Isa po siyang blessing sa buhay ko. Na kapag nakikita ko siya, lugmok din po pala yung buhay niya. Kasi siya,
Kasi wala siyang tatay. Yung tatay niya po napatay nung nanay niya. Kasi po yung nanay, yung tatay niya addict po dati. Then napatay po ng nanay niya yung tatay niya. Nung mga bata pa kami, nakakaranas siya ng pang-alipusta kasi bakla po siya rin. Bakla tawag sa kanya. Baklang sunog, baklang pango, baklang gano'n. Lagi siyang inaasar ng gano'n. Then tuwing inaaway siyang gano'n, ako naman po yung nagsasabi, ay, tumigil ka nga, gano'n. Kumbaga parang laging tagapagtanggol niya ako ng time na yun. Pero palagi po siya, hindi ko naintindihan na gano'n para kabigat din yung nararamdaman niya ng mga panahon na yun. Sabi ko sa sarili ko, maswerte pala ako sa kanya. Then maswerte rin ako sa buhay ko. Hindi pala ganun kabigat yung buhay ko noon kasi naging lakas ko siya ngayon. At siya, nagpapasalamat ko kasi patuloy siyang binibigyan ng lakas ng Panginoon. Kaso lang natatakot ako sa buhay niya kasi nga po, hindi ko man po masabi ng diretso kasi wala po kasi siya. Alam naman po natin kung ano lang ang nilalang ng Panginoon. Pero sabi ko sa Panginoon, patuloy ko siyang pinapanalangin na nawa magbago pa. Nawa, buksan ng Panginoon ang puso't isipin niya sa kung anong pagbabago na gagawin sa kanya ng Panginoon. Kaya po, di ba, ang sabi po dito, huwag nating kaingitan. Sa verse 1 till 2, huwag daw po nating kaingitan ang mga liko nilang gawa. Kasi liko po yun eh, hindi po tama ang mga ginagawa nila. Sa buhay po natin, magpasalamat tayo sa Panginoon kapag pinalo niya tayo at itinutuwid niya tayo at napupunta tayo sa maayos na paraan. Kaya kung patuloy kong ipinagpapasalamat sa Panginoon, ako'y nakakilala, ako'y namulat sa maayos na pamamaraan na ngayon, inisinisikap ng Panginoon na ako'y pakalinisin pa at gamitin sa kanyang tahanan. Yun po yung unang-unang dahilan. Sabi po, dahil ang ating Diyos ay hindi nagtuturo ng inggit sa ating mga kapwa, kundi nagtuturo siya na kung ano yung ibibigay, kung ano yung nakikita mo sa kapwa mong mabuti, sa kapwa mo na nakakapundan siya, nakakabili siya ng ganito, nakapunta siya, magiging katuwaan mo siya kapag ikaw ay nasa Panginoon na. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, lahat ng bagay na nakikita mo sa pagiling mo, nagiging motivation mo yun para mas maging maayos yung buhay mo. Ganun po yung ibinibigay ng Panginoon, na kapag ikaw ay nakakilala sa Kanya, lahat ng inggit, lahat ng sakit na nararanasan mo, wala na. At ang makikita mo na lang, ay, ang galing naman, meron na siyang ganun. Parang nagiging katuwaan mo na siya, hindi na po siya kasalanan. Bagkus nagiging motivation mo siya para mas lalo mo ayusin yung buhay mo. Pangalawa po, bakit kailangan natin sa Panginoon hanapin ang kaligayahan? Dahil ang kaligayahan sa Diyos ay ang nagtuturo sa Kanya lamang tayo umasa. Sa Kanya lamang tayo dapat umasa. Sabi ko sa Awit 37:3, umasa ka sa Diyos ang buhay. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Diba? Nandito po yung sinasabing umasa tayo sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, simula po ako nung nakakilala ako sa Panginoon, ang lahat ng bagay po na nangyayari sa buhay ko ay itinutulog ko na po sa Kanya. At bawat dulog ko po sa Kanya, ay nagkakaroon po siya ng kasagutan. Example ko lang po, nung nagkasakit ang anak ko, wala pa siyang isang taon, nasa hospital po kami. At isuka siya, nangihina na siya noon. At hinahanapan siya ng ugat, dehydrate na po siya. Hinahanapan siya ng ugat, walang makuhang ugat sa kanya kasi na-dehydrate na daw po yung bata. Ako'y iyak ng iyak kasi sabi ko, Panginoon, ang liit-liit ng anak ko. Sabi nila, kukuhanan nila ng ugat sa ulo na. Yung kap ako bilang magulang, nandoon yung takot ko na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Panginoon, eh baka kaawa ako sa iyo. Baka pwede po, Panginoon, na huwag na lang po lagyan ng dextrose. Sabi ko, kung ganun sa Panginoon, talaga kumiiyak po ako. Kumising ako ng madaling araw. Kasi halos wala kang tulog pag nasa hospital. Walang pagdating ng doktor, painumin ng gamot. Alam mo, ginawa na lang po ng mga doktor, inoral na lang po siya. At sobrang pagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi talagang nagsusumikap po akong manalangin sa Kanya na, Lord, kada oras po yata po ang
bibig ko, Lord. Please po, Lord. Huwag niyo po hayaan na magkaroon ng problema yung anak ko. Inantay ko po lahat ng result sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi na po siya nilagyan ng dextrose. Sabi ko ng mga kasama ko, ano mas mo, ha? Kasi yung anak ko hindi na nilagyan ng dextrose. Samantalang may mas maliit pa po sa kanya na sa ulo na po nilagyan ng dextrose. Ako po talaga ng takot ko nun kasi baka mamaya mapano. Alam niyo po yung takot ng isang nanay. Talagang ganun po yung ano. Ang nagiging takot po pala talaga natin is yung anak natin kapag ka nagkakaroon ng problema. Sa umaga po, nung naka-uwi na kami noon, sabi ko, salamat sa Panginoon ha, inoral na lang yung anak ko. Talagang walang imposible sa Panginoon. Sumunod noon, pag nagkaka-problema kami mag-asawa, patuloy ko pong itinutulog sa kanya yun na siya ang magbigay sa akin ng kaisipan na magampanan ko ng maayos yun at malutas namin ng maayos. Tuwing umaalis siya ng bahay namin, papasok ng trabaho, walang araw po na hindi ko pinanalangin na magkaroon siya ng maayos na lakas, pag-iisip at mailigtas siya sa lahat ng kapahamakan. At patuloy na kapag umuwi siya sa amin na ang puso niya hindi lang para sa amin kundi para sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa gano'n. At di ba, paano mo masasabi na ang buhay mo inaasa mo sa Panginoon? Kapag ang buong maghapon mo ay wala kang ginawang kundi sinabi na, Lord, salamat po sa ganito. Ay Lord, meron pa lang. Yung kumbaga, lahat ng gagawin mo, lahat ng mamumutawi sa bibig mo is puro pag kumbaga hinihingi mo yung ano ng presensya ng Panginoon. Yun po pala yung ano, hindi ko maintindihan kung anong tawag dun eh, pero nagpapasalamat po ako na kasi kapag may ginagawa akong bagay na hindi ko alam kung anong gagawin ko, sa Panginoon ko agad siya hinihingi. Ganun po dapat ang maging buhay natin, na patuloy natin hingin sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi siya naman ang magbibigay sa atin ng kalinawan eh. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng lahat, proteksyon, at kung ano-ano pang bagay, yung mga material na bagay na yan, lahat yan, kaya ibigay sa iyo ng Panginoon yan kung para sa iyo. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon na ibinigay ng Panginoon para sa atin yun. Kahit problema man yan o sakit man yan, para sa atin yun. Ang ibig sabihin ng kalakasan natin yun na mas lalo pa tayong kumapit sa Kanya, lalo pa tayong manampalataya at lalo pa tayong mas masabik sa presensya niya. Ang ikatlo po, bakit kailangan natin ang Panginoon? Dahil ang kaligayahan sa Diyos ay nagtuturo na tutuparin niya ang lahat ng ating mga pangarap. Yes po. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ikaw ay matututo ng mga bagay na excitement kay Lord. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, panatilihin mo yung excitement kay Lord. Excitement. At magbibigay niya sa iyo yung satisfaction na yon. Yung satisfaction, yung contentment, at yung gladness na yon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung satisfaction at yung mga kakontentuhan sa buhay at ang kasiyahan na ipatuloy mo mararanasan. Sabi nga po sa Awit 37:4, sabi ko rito, kaya huwi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ito po isang pangako ng Panginoon sa atin. Pangako na po niya ito. Ang sabi niya po dito, kaya huwi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Di ba? Wala na po tayong ibang dapat panghanapin sa Panginoon na lang. Ang Panginoon na lang natin ang dapat nating hanapin. Kasi minsan tayo, kapag natutupad na yung mga pangarap natin, di ba nanalangin ka? Sasabihin mo, Lord, bigyan mo po nawa ako ng trabaho at nawa mapromote ako sa gantong posisyon. Di ba? Ganun po kalimitan ang nangyayari. Pero pagkatapos mong magkaroon ng trabaho at promotion, nakalimutan mo ang Panginoon. Kalimitan po na nangyayari. Ito ka, ito kang tao, mataas ang posisyon mo sa lipunan, nagkakaroon ka ng maraming pera, maraming sasakyan, bahay, ganyan. Nakakapagsimba ka pa ba? Nakakapagbigay ka pa ba ng papuri sa Panginoon? Yun ang nakakalimutan ng tao. Na dapat, kapag sinabing unahin ang Panginoon at ang pangarap mo ay iyong makakamtan, ang ibig sabihin nun, dapat po tayong
pagsigasig na manampalataya sa Kanya. Dapat po na mas maging malalim pa yung pananampalataya mo sa Panginoon at dapat mas maging matibay pa ang ating mga paggapit sa Kanya, paglapit sa Kanya. Kasi wala pong mas maganda dito sa mundong to, kundi ang mapunta tayo sa lugar kung nasa ang Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti po. Kaya sabi nga dito, sabi sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Di ba? Si Yahweh ang nagpapatupad. Ano bang pangarap mo sa buhay? Hindi naman na ibibigay sa iyo yan eh. Kung hindi yan ibinigay ng Panginoon. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, lahat ng pangarap mo, lahat ng mga bagay mo na nakamit mo na, lahat yan ibinigay ng Panginoon. Bakit ka nakakalimot? Bakit hinayaan mo makalimot ka sa Kanya? Bakit mo hinayaan mo, inuna mo na lang yung profession mo, inuna mo lang na lang yung trabaho mo? Hindi mo hinayaan na makasama mo yung Panginoon kahit isang araw. Alam mo, naniniwala po ako na hindi lahat ng asinsadong tao masaya. Hindi lahat ng taong may degree or merong sasakyan, may bahay, o ng kahit anong promotion, hindi lahat sila masaya. Kasi ang tunay na kasiyahan lang po ay makikita natin sa Panginoon lang. Amen. Sa Panginoon lang. Ako, nangarap ako noon, nung bata ako, gusto ko yung polis. Kaya ako nag-COCC na, ay nag-MOCC noon. Kasi gusto ko nga maging polis. Kaso wala kami pera eh. Di ang landas ko, gwardya lang. Napunta po ako sa gwardya lang. Kasi na, gusto ko maging polis. Eh, wala kami pera. Nung gwardya na lang po ako. Pero, kalooban po ng Panginoon yun sa akin eh. Kasi hindi daw po ako para doon talaga eh. Alam niyo po kung saan ako naging sundalo? Naging mas sundalo ako ng Panginoon ngayon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa dami ng taong pinili. Bakit ako naririto? Hindi ko po akalain na ako bilang isang taong medyo salbahe ng kabataan. Medyo may ugali ng kabataan. Nagsasalita ngayon, magsalita ng Diyos. Lord, salamat po at ikaw ang naging Diyos na nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Ako'y lubos po na nagpapasalamat sa Panginoon. Biruin niyo, kahit ako'y isang ganito lang, high school graduate po ako. Halos wala po akong alam na kung ano magiging ano ng buhay ko. Palagi akong nakangarap. Noong magdaraga pa ako, palagi ang taas na pangarap ko eh. Gusto ko mag-abroad. Ilang beses po akong na-fail. Ang passport ko po, dalawang beses kong nirenew, pero hindi ako nakaalis. Kasi hindi yun para sa akin. Sabi ko noon, nag-aano ako sa sarili ko, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito? Parang puro pagsubok na lang. Parang puro na lang. Puro na lang. Simula ka bata ako, pagsubok. Hanggang lumakayak, pagsubok pa rin. Malas po ba akong tao? Ganun po yung tanong ko lagi sa sarili ko noon. Hanggang sa natutuwa kong manalangin, sabi ko sa kanya, kung makakapag-asawa pa ako, Lord, ibigay mo na. Agad-agad, ibinigay yung sa asawa ko sa akin. Pitik mata lang po. Ay, sabi ko sa'yo, December. Nakilala ko siya noong August, December. January kami na. Nagsama na kami. Isipin mo yan. January, February, March, April. May nabuntis na ako. And thank you, Lord. Ito na po pala yung pangarap ko, yung magkaroon ako ng pamilya. At hindi lang basta pamilya ang binigay niya sa akin, kundi pananampalataya. No, sinabi sa akin ni Pastora noon na, claim mo na, buntis ka na. Sa isip ko, paano ako mabubuntis eh? Nagpiting ako, hindi na ako buntis. Mother's Day yun, umiiyak ako, Lord, gusto ko na talaga mag-anak eh. Gusto ko na po talaga. Hanggang ko sinabi niya sa akin, claim mo na. Dumating yung ilang araw, nagkasakit ako, yun pala nagsisimula na pala akong magkaroon ng baby. At nagpapasalamat po ako noon kasi ang ginawa po ng Panginoon, hindi ko alam eh, parang itinago ko na yung mga baby kasi nga parang nawalan na ako ng pag-asa ng mga anak. Sabi kasi sa akin, may goiter ako, may sis ako, may tawag dito, irregular yung menstruation ko, hindi raw po ako magkakaanak. Kaya ang isip ko parang ganun na lang. Pero kasi sinabi sa akin ni Pastor, i-claim mo na magkakaanak ka na. Sabi niya ganun sa akin. Napaisip po ako, nagdasal ako na nagdasal. Sabi ko, Panginoon, kung para sa akin, ibibigay mo sa akin. Kung hindi para sa akin, hindi mo ibibigay sa akin. Kaya kung ano na lang ang plano mo, yun na lang. Ako pa'y susunod pa rin sa'yo. Ibigay mo man o hindi. Kaya nung time na yun, nung natulog ako,
magpiti ka. Sabi ko gano'n, may naririnig akong boses, pero hindi ko kilala, hindi ko nakikita. Sabi ko, kunin mo yung bag na green, nando doon yung pinky. Magpiti ka. Pinagawa lang sa bahala ko pa mo yun, parang pag-isig ko, wala. Kinabukasan, ganun po ulit yung nangyari. Natulog ulit ako, nasa may tindahan daw po ako, tapos ang sabi sa akin, yung pinky nando doon sa bag, kunin mo na. Sabi ko gano'n, di yung ulit po, nang nagising ako ng madaling araw na yun, parang sabi ko, bakit ba paulit-ulit kong napapanikinita na magpiti daw ako? Tapos sabi niya sa akin, magpiti ka na. Pumasok na siya sa trabaho. Kinuha ko yung piti na piti ako. Ay, napatalong po ako sa tuwa. Hindi ko alam kung paano. Buntis ba to? Ganito ba yung buntis? Siyempre, taranta ka eh. Sabi ko, ganito ba yung buntis? Buntis na ba to? Napatalong po talaga ako sa tuwa. Tapos nagtatakbo ako, papunta dun sa piyanan ko. Sabi ko, ma, buntis ba to, ma? Buntis ba to? Yung kaligayahan, talagang ibinigay sa akin ng Panginoon. At ngayon na sa akin, yung anak ko, naku, napakalaking pagpapasalamat ko po sa Panginoon. Hindi po nga po, ang lahat ng pangarap mo, kung itutuparin ng Panginoon, ay mapapasayo. Pero kung hindi yan para sa'yo, kahit gano'ng kataas yung pangarap na yan, kung hindi yan para sa'yo, hindi yan para sa'yo. Matutuhan tanggapin yan. Ipapakita naman sa iyo ng Panginoon na kapag hindi mo natupad yung pangarap mo na yun, meron siyang nakalaan para sa iyo na mas maganda. Kaya nga sabi ko dati, hindi ako naging pulis pero naging gwardiya ako. Siguro pa ako dito ako. Hindi ako naging sundalo ng Panginoon kasi inindurol nga sana ako ng papa ko sa pagsusundalo kaso maliit daw po ako, hindi ako tinanggap. Pero sundalo ako ngayon. Sundalo ako ng Panginoon. Amen. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi diba, wala siyang hindi ibibigay sa atin. Meron po ako isang lingkod na talagang siya yung parang naging motivation ko para mas maging malalim sa Panginoon. Kasi yung buhay niya po ay sobrang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na ganun po pala yung pwedeng mangyari sa akin kapag sumunod ako sa Panginoon. Iwalay siya sa asawa, binuhay niya yung tatlong anak niya, nakapag-college yung mga anak niya, nakapag-aral, at sumunod siya sa Panginoon. Yung pangako niya sa Panginoon na gagawin niya yung tungkulin niya bilang lingkod ng Diyos. Kapag nakagraduate yung anak niya, ibibigay niya lahat ng oras niya. Ginawa niya po yun at ginawa rin po ng Panginoon yung bagay na yun para sa kanya. At alam niyo po ba na yung pangarap niya ay nagiging pangarap ko rin? Ang pangarap ko sa buhay, nawala na po yung pangarap kong pagpupulis, nawala na po ang lahat ng pangarap ko, pero nag-iisa po ang pangarap ko. Makatapos yung anak ko. Yung mga anak ko, makatapos, magkaroon sila ng magandang buhay habang naglilingkod ako sa Panginoon. Kasi ngayon niya ako minulat eh. Ngayon pa lang kailangan kumilos na ako at maglingkod na ako sa Kanya. Kaya ngayon pa lang po, binibigyan ko ng oras yung Panginoon sa buhay ko. Binibigyan ko yung Panginoon ng pagkakataon na maintindihan ko ba lahat ng laman ng Bible. At kung hanggang maaari, yung mga nakakasama ko, pwede ko silang pag-sharean. Ginagawa ko po yun. Kasi ayoko po na ako ganito. Alam ko sa sarili ko, ligtas ako. Thank you, Lord. Amen. Ang sambahayan ko, talagang palagi kong hinihingi sa Panginoon na maligtas po sila. Kaya palagi ko silang dinadala sa church. Na ang pangarap ko, makasama ko ang asawa ko, ang anak ko, magsisimba kami, maglilingkod kami sa Panginoon. Ganun din po ang gusto kong mangyari sa lahat ng mga nakakasama. Yung mga kasama ko sa labas. Kagaya po nung nakaraan, sabi ko po, Lord, muli mong pag-initin yung mga puso nila. Muli mong bigyan ng kalinawan ng mga isip nila na ikaw lang dapat namin papurihan at sambahin na dapat ang Linggo huwag namin kalimutan. Patuloy kong hinihingi sa Panginoon yun na nawa magkaroon sila ng kaisipan ng gano'n. Kasi yun yung nararanasan ko ngayon eh. Yung presensya ng Panginoon, kapag nasa buhay mo, wala kang bagay na hindi kaya gawin. At ang lahat ng bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, lahat yun, ang lahat ng ibinigay ng Panginoon, pinagpapasalamat mo yun. Amen. Kahit konting bagay, may nagbigay sa akin ng
Eh, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yun. Kasi wala akong, wala yung katumbas. Priceless yun eh. Yes. Ang isang kaibigan, kapag patuloy kanyang niyayakap, kahit walang-wala ka naman, regalo ng Panginoon yun sa'yo. Amen. Kasi yung mga ganong tao, sila po yung mga tao na, ibinigay sa'yo ng Panginoon. Pakiramay, sabi niya po, palagi ko sinasabi ito sa sarili ko na ang lahat ng bagay sa mundo ay pahiram lang ng Panginoon. Ultimo yung asawa at anak ko. Hallelujah. Pahiram lang sila ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya nagpapasalamat ako at patuloy ng Panginoon na ipinahihiram ang buhay nila sa akin. Amen. At ang lahat ng nakikita ko sa ngayon, lahat ng nakakasama ko, nakakausap ko, pahiram lang sila ng Diyos. Yes. Kahit na yung maging kaaway mo eh. Pahiram lang yan ng Panginoon. Para mas palalimin pa yung mga galit mo na yan. Yung galit mo na yan, mas palalimin pa niya yung pananampalataya mo. Kasi kapag nagkakaroon ka ng galit sa puso mo, kapag nagbasa ka ng Bible, o nagkaroon ka ng panalangin sa Panginoon, ikaw ay mawawalan ng galit. Unti-unti. Sabi nga po, lahat ng uri ng sugat ay masakit. Yes. Emotional man yan or physical. Lahat ng sugat na yan ay masakit. Amen. Pero dahil may Panginoon ka, magkaroon man yan ng pekla, hinilong na yan ng Panginoon. Yes. Hindi na yan pwede pang bumalik pa sa galit. Amen. Kasi hilong na yan eh. Magiging tanda na lang yan na nangyari na yun para sa mga susunod na mangyayari, maging aral yun sa buhay mo. Amen. Hindi mo na siya gagawin kasi nagkasugat ka na eh. Aral na siya sa'yo, di ba? Hindi mo nagagawin na makasakit kasi ayaw mo namang makasugatan ninyo ba? Amen. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon at binibigyan niya ako ng kalinawan. Binibigyan niya ako ng pag-asa na maging mas malalim pa sa kanya. Na mas maging mabuti pang tao sa iba, hindi lang sa aking pamilya. Amen. Nais ko rin po na ang ibang tao ay makasama ko sa iglesia. At Amen. Makasama ko sa piling ng Panginoon. Amen. Yung pang-apat ko, bakit kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin para maging masaya? Dahil ang kaligayahan sa Diyos ay nagtuturo na ang Diyos ang kikilos sa buhay natin. Amen. Totoo po yun na ang pagkilos po ng Panginoon sa buhay mo pag ikaw ay lingkod niya. Ha? Talaga pong sabihin ko, kumbaga parang priceless lahat ng bagay. Sabi mo dito sa awit, 5:6, sabi ko dito ay ang iyong sarili ay kanyang italaga. Ang sarili ay sa kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Diba? Sabi po sa verse 5 yun. Sa verse 6 po, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Gaano ba kaliwanag ang tanghaling tapat? Ang tanghaling tapat po ay nakakasilaw. Sabi ng Panginoon, ako'y magliliwanag katulad ng isang tanghaling tapat. Yes. Ang ibig sabihin po nun, hindi lang buhay ko ang bibigyan ko ng liwanag, kundi ang aking sambayan, kundi ang aking mga kasama. Amen. Tayo po ay pwedeng maging liwanag sa lahat ng tao, sa lahat ng nakakasama natin, sa mga simpleng bagay na ginagawa natin, sa mga simpleng salita na binibitawan natin. Magiging liwanag po yan sa buhay ng mga kaibigan mo. Hallelujah. Kasi kung hindi ka magiging liwanag, hindi ka totoong lingkod ng Diyos. Hallelujah. Kung hindi ka magiging liwanag, hindi totoo yung pagbibigay mo ng papuri sa Kanya. Sabi nga dito, magiging liwanag ka eh. Sabi dito, ibigay mo, sabi ko sa verse 5, ang iyong sarili sa Kanya'y italaga. Diba? Italaga mo ang sarili mo sa Panginoon. Ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon ang paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil wala naman po katumbas ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na nangyayari dito sa atin, dahil po yan sa Panginoon. Mabigat man o magaan, binibigay po yan ng Panginoon sa atin upang maging aral, upang maging kasagutan sa lahat ng pwede pang mangyari sa buhay natin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ako'y binigyan niya ng kaliwanag. Hindi lang ako nagiging liwanag sa sarili ko lang.
Biruin mo yung magulong mundo ng pamilya ko. Naliniwanagan ko na sila. Amen. Kasi napagsasabihan ko na sila ng kung anong tama at mali. Ikaw ang nilaw at asin. Na dapat matuto kayong magtakumbaba. Matuto kayong ibaba yung sarili mo. Kasi ako mataas na tao rin po ako. Mataas ang pride ko. Mataas na tao, ibig sabihin, mataas yung pride. Yung kumbaga, kahit ikaw ngayon may kasalanan, hindi ko pa kayang ibaba yung sarili mo. Parang gusto mo lagi kang tama. Ganun po ang ugali ko noon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nang sabi ko nga, ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Ang dami kong kasalanan sa Panginoon. Hindi ako perfecto. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na ako'y narito? At yung kababaang loob na yun, sa totoo lang po, tuwing may nagagalit, kahit kasalanan nila, ako po yung umihingi ng pasensya. Kasi mas ginugusto ko pong ibaba yung sarili ko eh, para hindi na lumaki. Ganun po pala yung kaliwanagan na ibibigay sa'yo ng Panginoon kapag ikaw ay natuto na, kapag ikaw ay sumunod sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, yung isipan mo po mapupuno ng kapayapaan lang. At kapag nagkakaroon ng problema na meron ka diskusyonan, tumatahimik po ako. Dati po sinasabayan ko ng salitaan yun, hindi ako nagpapatalo. Pero ngayon, iba na po yung nangyayari. Tumatahimik po ako. Ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, Panginoon, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at itong taong ito, patawarin mo rin. Kaya ang gagawin ko sa kanya, kakausapin ko siya ng mahinahon. Habang nagsasalita siya sa akin ng masasakit na salita, tinitingnan ko lang siya. At lahat ng salita niya na yun, isa lang ang salita ko, pasensya na po. Parang yung matapos na, hindi nalalaki yung gulo. Tama. Hindi na po kailangan palakihin pa yung kahit anong gulong nangyayari. Away man yan, kahit sa aming mag-asawa. Natutuwa ako sa asawa ko na kapag ako'y nag-iingay, tumatahimik siya. At pag siya naman ang nag-iingay, tumatahimik ako. Give and take, di ba? Ganon din po sa ibang tao. Hayaan mo ilabas niya yung galit niya. Saka mo siya kausapin. Kasi wala naman itong magiging magandang kahinatnan yung pagsasalitaan mo rin siya na hindi maganda. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng bagay na meron ako. At dahil po sa Panginoon, ako'y naririto para maging liwanag niya. Amen. Hindi lang dahil sa gusto ko itong ginagawa ko, kundi dahil gusto ito ng Panginoon na gawin ko. Hallelujah. Ginagawa ko po ito dahil gusto ko ng Panginoon na gawin ko ito. Kahit sa isang click lang na isang bagay, oh, kailangan mo magalito. No, ano kayong gagawin ko? Oh, no. Pero biglang binibigyan ako ng kaisipan ng Panginoon. Di ba? Napakalawak niya. Napakalawak niya. At dahil sa kalawakan niya, sasaklawin niya yung isip mo. Na ito, anak, ito na. Ito yung itapit mo. At ito'y maunawaan ng iba. At ako'y nagpapasalamat po na patuloy akong ginagamit ng Panginoon. Salamat sa iyo, Ama, sa patuloy mong pagbibigay sa akin ng karunungan at patuloy mong ginagamit ang aking buhay. Hindi lang para sa iyo, pamilya, kundi para sa ibang tao at sa mga kapatid ko pa na mas makakasama ko dito. Tayo po ay manalangin para sa ating Panginoon. Yes. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa akin ng kaalaman. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming buhay, na nagpapakita sa amin ng lahat ng bagay ay hindi imposible sa iyo. Wala kaming kayang gawin kung wala ka. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa akin, sa aming mga buhay, ng mga pag-asa, pag-ibig, at patuloy mo kaming pinupuspos ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, na ang bawat salita mo ay makikita, Panginoon. Maririnig. Ikaw lamang ang nakikita, ikaw lamang ang naririnig, Panginoon. Amen. Na ang bawat salitang lumalabas sa akin, ay lahat yun ay nanggaling sa iyo, Ama. Lahat yun, Ama, sa iyo nanggaling. Yes, at ako'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Na ako'y binigyan mo at pinili mo upang magsalita rito. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. At hindi po ako pinabayaan. Hindi po hinayaang may humadlang sa akin, Panginoon.
maging mas malalim sa iyo, Panginoon. At ganoon din po ang hinihingi ko, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon. Yes, O God. Patuloy po silang bigyan ng init mo. At ang kalinawan, Panginoon, ng isipan, Panginoon, ay magliwanag sa kanilang mga buhay. Gusto ko pong gamitin mo ako, Panginoon, upang maging liwanag nila. Kagaya nga po ng iyong pangako na agaya ng sikat ng araw sa tanghaling tapat, ako ay magliliwanag sa mga buhay din po nila. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Ma, na wala kang bagay na hindi kayang gawin sa amin. Wala kang bagay na hindi kayang ibigay sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming pastora, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa amin at ipinahiram sa amin upang maging liwanag din po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kasama ko dito, Panginoon. Sa buhay ni Ate Susan, ni Ate Malunia, ni Ate Baby, ni Kuya Paing at ng aking kasawa, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. At sa lahat ng kapatid namin, Panginoon, na makakasama pa po namin dito, salamat po sa buhay nila, Panginoon. Ang kaliwanagan po ng buhay ni Pastora Leia sa aming mga buhay, Panginoon, ay nagsisilbing mas maliwanag upang maakay kami, Panginoon, sa mas mabuting gawain. Salamat sa iyo, Ama, at siya iyong ipinahiram sa amin. Salamat din po, Panginoon, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon. At patuloy kong hihingin sa iyo ang pagkakataon, Panginoon, dahil alam ko na hindi lang ito ang plano mo sa akin. Marami ka pang plano sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng taong nakakasama. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, kami iyong gabayan, kami iyong pakaingatan at kami iyong pakalinisin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin, pupurihin, at patuloy ka namin pakikinggan. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Ikaw nawa ang mamutawi sa bawat bibig ng aking mga kapatid. Ikaw nawa ang nasa isipan ng aming mga kapatid, Ama. Ikaw nawa ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kaliwanagan at kabutihan, loob. Amen. At manumbalik nawa sila sa iyo, Ama. Mag-init, Panginoon. Matuto silang magkaroon ng kakontentuhan sa buhay, yes, at masatisfied naman lahat ng kanilang mga pangailangan. At ang kasiyahan ay patuloy nilang maranasan. Naming lahat, Panginoon, ang kaligayahan ay patuloy namin maranasan. Sa ngala ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsamin ang amin. Yes, purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon.